Matyagang naghintay ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang kalsada sa Maynila upang masulyapan ang punong ehekutibo bago at pagkatapos ng kanyang panunumpa. May ulat si Patrick De Jesus. Dito sa Ayala Boulevard sa Maynila, nag-abang din ang mga residente at ilang taga-suporta para makita ang bagong presidente ng bansa. Inabangan ang pagdaan ng konvoy ng bagong Pangulo mula sa Malacanang patungo sa National Museum para sa inaugurasyon at pabalik ng Malacanang. Hindi naman sila nabigo dahil mula sa kanyang sasakyan, kumaway ang incoming president pa noong mga oras na iyon na si Bongbong Marcos, kabilang sina Archie at Jesus sa mga nag-abang. At maswerteng nakuhanan ng phone video ang pagdaan ni PBBM. Aminado ang dalawa na hindi si Pangulong Marcos ang kanilang binoto noong eleksyon. Pero dahil siya ang nanalo, hangad nila na maging matagumpay ang kanyang pamuno sa bansa. Yung ano lang, yung maayos na pamahamahala sa ano sa bansa natin. Kung may pinangako din naman siya, sana yun, matupad. Mensahe ko lang sa kanya, sir. Yung din tinapos ni President Rodrigo Duterte, siya rin magpapatuloy. Pagsapit ng hapon, marami pa rin ang residente at supporters na nag-abang sa Ayala Boulevard para naman sa muling pagdaan ng katatapos lang manumpa na si Pangulong Marcos pabalik ng Malacanang. Hindi magkamayaw ang kanilang tuwa nang dumaan ang konvoy ni PBBM, lulan na ng presidential car. Si Gloria, ibinoto si Pangulong Marcos at ang kanyang inaasahan ngayong formal na siyang nakapanumpa. Sana po magawa ng paraan ng ating bagong presidente na mapababa naman yung mga bilihin natin unang-una tapos kapayapaan ng ating bansa. Taga-suporta rin ni dating Pangulong Duterte si Gloria at malaki ang kanyang pasasalamat sa dating Pangulo. Naramdaman ko po yung pagbaba ng mga drugs, yung mga krimen, di ba? Dati kasi parang ang taas ng krimen. Lalo dito sa Manila, dati po yung kabi-kabilaan, yung mga magnanakaw. Naging mahigpit naman ang pagbabantay ng kapulisan sa lugar, habang ang Philippine Coast Guard nagbantay sa mga waterway sa tulong ng kanilang floating assets para sa seguridad ng pagdaan ni na PRRD at PBBM. Kasabay ng pagpapalit ng administrasyon at pagkakaroon ng bagong Pangulo, hatid din ito ay bagong pag-asa sa bawat Pilipino. Lalo na ngayong nasa panahon pa rin tayo ng pandemya, kasabay pa ang hamon ng mataas na presyo ng mga bilihin. Patrick De Jesus, para sa Bayan.